Hi kids, good morning! I have a great Bible story for today. Alam nyo ba, ito'y makikita sa Matthew, Mark, Luke, John, doon sa 4 Gospel. The feeding of the 5,000. Noong unang panahon, alam nyo ba, si Jesus naglakbay kasama ang mga disipulo. Sumakay sila ng bangka kasi after nila ni Jesus magturo at magpagaling, gusto niya magpahinga at magpray. Kaya sumakay siya ng bangka papunta sa Sea of Galilee. Nung pababa na sila ng pangpang at doon merong bundok at nang umupo na si Jesus, umakyat na siya sa bundok at nakita niya ang daming tao na sumusunod sa kanila. 5,000 men. Maari yun lang ang bilang pero kasama ang kanilang mga anak at ang asawa nila. Imagine kids, from Jerusalem, papunta sa Sea of Galilee. Kaya nahabag si Jesus kasi maghahapon na. Magugutom na yung mga tao. Kaya tinanong niya si Philip, maghanap tayo ng pagkain o mabibilan para mapakain ng mga taong ito. At alam ni Lord na sinusubukan lang niya kung ano ang isasagot ni Philip. Sinabi niyang ganon, Guro, yun ang tawag nila kay Jesus. Eh kahit po 8 months na salary o sahod, you cannot feed this 5,000 people. At alam niyo, si Andrew na kapatid ni Simon Peter, mayroong kasamang bata, maaring kaedad ninyo. At alam niyo, sinabi niya ni Andrew, may bata po dito na nag-volunteer na merong 5 loaves of bread and 2 fish. Alam niyo, sabi naman ni Andrew, hindi po to sapat ito sa maraming tao. Pero sinabi ni God, paupuin ninyo ang mga tao sa damuhan. Kaya sumunod ang mga disipulo, sinabi nila na umupo. At si God, nagpasalamat siya. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sa pagkain ito. At ito'y kanyang hinati-hati, yung bread, at ipinamahagi sa 12 disciples. Yung 12 basket na yon, alam niyo, walang patid kung saan ang gagaling yung pagkain. And they're all satisfied and full. Nabusog sila. Wow! Amazing kids, di ba? Just imagine this miracle. More than 5,000 people. At alam niyo ba, meron pang sobra. 12 basket full of bread and fish. Amazing, di ba? It's a great miracle. Kaya alam niyo ba kids, sinabi ni Jesus, tipunin ninyo at walang masasayang na pagkain. Imagine kids, na witness ng bata, ng mga disciples, at lahat ng mga tao na miracle dun sa ginawa ni Jesus. Dahil lamang sa 5 loaves of bread and 2 fish. Kaya kids, ang lesson natin for today is about Jesus compassionate. And this is the act of the in practice na ginawa ni Jesus. Ibig sabihin ng compassionate, have pity, have sympathy, willing to give, o kindness, kabutihan. At kagaya nung bata na yon, nag-volunteer siya, ibig sabihin, yung pagkain nila na yon ay para lang sa kanilang mga pamilya, pero ishinare niya. Kaya kids, tara! Meron ako isa pang experiment. Hi kids! Eto ulit ako. Alam nyo ba, may natutunan ako nung high school. This is related about the feeding of the 5,000 people. Nung high school ako, meron sa aming tinuro. Pero I can be relate this like the kids, yung batang na yon. Ito tayo. Kita nyo kids. When we give our kindness to all the people, those are needs. Wow! Awesome, di ba kids? When you share, many people are blessed because we practice the kindness, we are love these people, we are willing to take action
and we offer our help to someone, well, those who are needs, totoo yung pagtulong natin, kusa, kagaya ng bata, is overflowing. See, kids, that's our lesson for today. Jesus compassionate, and we must practice this compassion. Kids, nagugutom na si Ate Mel. Tara, kain tayo. It's breakfast time. Wait, kids. Fish crackers. Hmm. Come on. That's it. Goodbye. See you next Sunday.